What's up mga idol? It's me again, Bugs24 TV Ghost Hunter. So ngayon mga idol, nandito na po yung business na binigay po natin sa buntis, no? Sa mag-asawa. At natapos na po yung preparation niya. At ngayon, ipapakuha ko na lang po dito sa mag-asawa yung kariton para mag-umpisa na po silang magbenta mamaya. So ayun mga idol, update na lang natin mamaya yung pagkuha ng mag-asawa dito sa negosyo nila. Puntahan muna natin yung kariton mga idol para makita ninyo yung kabuuan at kompleto na po yung business na binigay ko po sa kanila. Kasi dinala ko lang po dito sa aking tindahan kasi wala pa po akong ibang malagyan at ngayon pupuntahan ko yung mag-asawa ngayon para kukunin na nila yung kariton. Pasensya na rin kayo kung bakit ako nakashade kasi masakit po yung mata ko kasi kahapon may ginawa po ako dyan sa kariton. Nilagyan ko kasi nung lalagyan ng payong nila, yung talian, nag-welding po ako. Masakit po yung mata ko mga idol kasi hindi ko akalain na ganun pala yung welding. Yung pang matamaan ka nung usok, talagang ito nagluluha yung mata mo at saka namamaga. So yan, kaya nagsisage muna ako ngayon para ano, mawala yung silaw sa ano, sa liwanag ng araw. Yun mga idol, samahan nyo ako. Tara, titignan natin yung kariton kung ano pang kulang. Ayan. So ayun mga idol, puntahan natin yung kariton ngayon. So ito na po yung kariton mga idol. Kumpleto na po siya bago natin ibigay ito sa ano, dun sa buntis. Bago natin ito pakuha sa kanya. Kaya papakita ko muna sa inyo. So ito po yung kuwali na gagamitin nila sa pagluluto ng isaw. Tsaka na dyan na po yung burner. Ito na po yung tangke ng gasol. Ito na po yung lalagyan ng mga luto nung yung mga tinda nila. At saka ito, bali dito natin ilalagay yung mga luto para tutulo yung mga mantika. So ito na naman yung lalagyan ng buko. Yung palamig nila. So nandito po yung lahat yung mga gagamitin. Yung balde, kompleto na po yan mga idol. At ito yung lalagyan ng stock. Yan mga idol. So nandun po sa ilalim, yan, nakita nyo na po yung ano. So yan po ang kabuuan. Ito po, lalagyan to ng mga sauce, tulad ng suka at ano, ketchup. So yan po mga idol. So wala na po akong nakalimutan. Kaya sabi ko, ibablog ko na to kasi ipapakuha ko na po sa mag-asawa. So yan lang po. Nakita naman natin noon nung nakaraan na yung pagbuo pa nito. So ayan. At alam nyo ba mga idol kung bakit sabi ko masakit yung mata ko? Nagluluha dahil dito, nilagyan ko kasi ito ng tubo. Ayan. Nilagyan ko po ng tubo mga idol para magkaroon ng tali yung lalagyan ng payong. So ayan po. So ayan, ito ang dahilan kung bakit ganito yung nangyari sa mata ko, nagluluha po. Dahil nag-welding po ako nito kahapon. Kasi may welding machine naman po ako dyan kaya hiniram-hiram lang ng mga kumpare o kaibigan ko. Sabi ko mag-welding ako, nagtanong nga ako kung ano ang bala. Yeah, ayun, ako ang nag-welding kahapon. Ayun naman ang nangyari. Yun, masakit nga yung mata ko. Pagmatamaan po ng
Liwanag po yung ilaw. Nagluluha talaga. So, pasensya kayo kung parang naka-shades po ako sa intro natin. So, ayan na po. Ito pala, double burner to. Ito yung kinuha ko, double burner. Kasi, ano po, para mabilis po yung luto. Yung pagluto nung nila. So, ayan. Kukunin natin. Ayan po siya sa loob. So, ayan po mga idol. Hinintay ko na lang yung pamangking ko para siya yung utusan ko magpunta doon sa bahay ng buntis para papuntahin sila dito, ipakuha na yung kariton. At namili na rin po ako ng mga lutuin nila, yung ibebenta nila mamaya. Lahat po ng stock na ibebenta po nila, binili ko na po. Bali, nandito na po lahat. Nabili ko na po lahat yung mga pangangailangan nila. Kaya yun, ang inintay ko na lang ngayon. So, intayin na lang sila kasi madali. Umaga pa naman eh. Siguro mga 9 o 8 ngayon. Kaya hapon naman to magbebenta eh. So, intayin na lang natin sila mga idol, no? So, yan. Kita nyo, ito, lalagyan to ng stock. Nandito lahat po ilagay. Yan, malaki po yan sa ilalim. Yan po. Napakasaya po mga idol dahil ito, natapos ko na po talaga yung project ko para sa kanila. At masaya po ako dahil may natulungan po ako. At huwag din natin kalimutan pala, no? Magpapasalamat tayo kay Ma'am Joy na nagbigay ng suporta sa akin. Hindi ko po to marating po at hindi ko to matapos tong ganitong gawain kung wala po sa tulong ni Ma'am Joy. Siya po talaga ang nag-ano sa akin na ito ganyan, tutulungan natin sila. Ano bang pwede nating magawa para sa kanila? Sabi ko, so ganito yung business na naisip ko kasi ito po yung ano dito sa lugar, lugar na syudad namin po, ito yung inn, ito yung maganda para sa amin. Kaya nga sabi nung mag-asawa, maraming salamat daw at masaya sila. So, ito po. Maraming salamat po, no, sa lahat ng mga OFW na sumubaybay sa mag-asawa na to, sa buntis na to, tungkol sa kanilang buhay. So maraming salamat dahil nandyan po kayo lagi, na ano, lalong-lalo na sa mga OFW na nag-aabang sa aking mga video tungkol dito po sa ano, sa business na to. Ayan na po, nakikita niyo na po. Sana marami pa po ako matulungan at mabigyan pa ng tulong na tulad nila. Napakasarap po at napakagaan po sa loob na nakakatulong po tayo. So, mamaya mga idol, i-update ko kayo tungkol doon sa pagkuha sa ano, sa mag-asawa. So, ayun, yan, papakita ko na sa inyo. So, mamaya na lang po ang ano, kasi nahintay ko pa yung mag-asawa. So, ayun mga idol, napakita ko na po sa inyo yung kariton po at nakita nyo na yung buo na po talaga lahat yung pangangailangan nila at ready na po yung kariton para magbenta na lang po ngayon. So ayan mga idol, abangan nyo na lang yung update ng mag-asawa doon sa bayan kung saan sila magpupuesto at magbebenta po ng kanilang business. So, ayan lang po mga idol. Maraming salamat po sa lahat, no? At sa lahat pala ng aking mga supporters dyan at saka mga viewers ko na nasa OFW, ang mga OFW dyan at nasa panig ng ating mundo, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagbibigay ng suporta sa lahat ng aking mga video. At especially po kay Ma'am Joy, maraming salamat po ma'am dahil nandito na po, tapos na po yung project natin po sa mag-asawa at doon sa buntis. Nakatulong na po tayo at maraming salamat po sa binigay niyong tulong sa akin. Yan lang po.